Nabanggit ba sa propesiya ng Biblia ang bansang Amerika? Yan po yung ating alamin sa video na ito. Sa ating panahon po ngayon, yung bansang Amerika, yan po yung isa sa pinakamakapangyarihang bansa sa ating mundo. Alam rin po natin na ito pong bansa na ito, isa po ito sa may pinakamayaman na bansa sa buong mundo. Kaya nga po maraming mga tao ang nangangarap na makarating o kaya man po makapagtrabaho sa bansang Amerika. Napakalaki rin po ng impluensya ng bansang Amerika pagdating sa politika, sa sports, sa entertainment at marami pa pong iba. Walang duda na talagang ang bansang Amerika, ito po ay napakaunlad at napakagandang bansa. Ngayon po mga kapatid, since sinasabi po natin na tayo po ngayon ay nasa mga huling araw na at nakikita nga po natin itong bansang Amerika napakamakapangyarihan at napakaunlad na bansa, mapapatanong po tuloy tayo, nabanggit po ba itong bansang Amerika dito po sa Biblia o kasama po ba itong bansang Amerika sa propesiya ng Biblia? Sa Bible po, wala po tayong makikita na bansang Amerika. So hindi po natin makikita yung salitang Amerika sa Bible. Di po katulad ng ilang mga bansa na nabanggit po talaga sa Biblia. Tulad na lamang po ng Israel, Egypt, Babylon, Jordan, Rome, Spain, Italy at marami pa pong iba. Yung mga bansa po na yan, mga kapatid, makikita po natin na talagang walang duda, sinabi po mismo yan ng Biblia. At talagang nag-exist po yung mga bansa na yan. Di lang po nung panahon po noon, kundi sa panahon natin ngayon. Yung iba nga lang po, talagang nagbago na po yung pangalan nila dahil po sa tagal ng panahon. Yung mga bansang nabanggit po sa Biblia, masasabi po natin na talagang meron po silang malaking naging parte para po sa kalooban ng Diyos para sa sangkatauhan. At hindi lang po yan, para rin po sa bayan ng Israel. Kumbaga, hindi po aksidente na yung mga bansa po na iyon nabanggit or nasama sa Biblia. Talagang kasama po yung mga bansa na iyon sa plano po ng Diyos. Ngayon po mga kapatid, dahil pinag-uusapan na po natin yung prophecy ngayon, sa Revelation po, dalawang bansa lamang po yung nabanggit doon. Una po yung Israel, pangalawa yung Babylon. So ito po yung sinasabi ng Revelation patungkol sa bansang Israel. Basahin po natin yung Revelation chapter 7 verse 4. At narinig ko ang bilang ng mga tinatakan, 144,000 buhat sa 22 lipi ng Israel. Ngayon naman po yung bansang Babylonia sa Revelation chapter 18 verse 2. Sumigaw siya ng napakalakas. Bumagsak na ang makapangyarihang Babylonia. Ngayon ay kulungan na lamang siya ng mga demonyo, ng masasamang espiritu, ng maruruming ibon, at ng marurumi at kasuklam-suklam na mga hayop. Ngayon po mga kapatid, yung binanggit na Israel dito po sa Revelation, yan pa rin po yung Israel sa panahon po natin ngayon. So yung bansa po na yan ay hindi po napalitan yung pangalan, yun pa rin po siya. Kung ano po yung Israel na binabanggit po sa Revelation, siya pa rin po yung Israel sa panahon natin ngayon. Ngayon po mga kapatid, yung Babylon or yung Babylonia, nag-exist na po siya noon. Pero ngayon mga kapatid, wala na po siya. Yung lugar po ng Babylon po noon ay Iraq na sa panahon natin ngayon. Pero mga kapatid, ayon po sa ilang mga scholar, ito pong Babylon na tinutukoy po dito, ito po ay simbolismo lamang. So hindi po siya literal na Babylon o yung Babylon na tinutukoy po nung unang panahon. Ang Babylon na tinutukoy po dito sa Revelation pagdating po ng panahon, ito po ay simbolismo ng kapangyarihan at kaharian ng Antikristo. Ngayon po ito pong Babylonia o yung simbolismo nga po ng kaharian ng Antikristo, sinasabi po na ito po ay babagsak pagdating ng panahon, lalo na nga po pag dumating na po yung ating Panginoong Hesukristo. Ngayon po mga kapatid, bagamat walang sinasabi pong Amerika sa Bible, pero may ilang po nag-i-interpret na ito nga pong Babylon na tinutukoy sa Revelation, ito raw po yung Amerika. Kasi po may ilang mga naniniwala na ito pong Antikristo, maaaring magmula po siya dito po sa bansang Amerika. Since sinasabi nga po natin na talagang makapangyarihan po itong bansa po na ito at talagang maunlad. So sa panahon po natin ngayon, marami po nagsasabi at naniniwala na dyan po magmumula yung Antikristo sa bansang Amerika. Kasi po mga kapatid, alam naman natin na ito pong Antikristo, lalabas po talaga siya sa maunlad at makapangyarihan na bansa. Sa panahon po natin ngayon, isa po sa maunlad at makapangyarihang bansa ay yung bansang Amerika. So sinasabi po nila na yung Antikristo na lalabas dito ay yung ikalawang halimaw. Ngayon po mga kapatid, may ilang mga nagsasabi na sa Old Testament, nabanggit daw po yung mga Amerikano. Basahin po natin yung Isaiah chapter 18 verse 2. Mula roo'y may dumating na mga sugo, sakay ng mga bangkang yari sa tambo, at sumusunod sa agos ng ilog Nilo. Bumalik na kayo, mabibilis na tagapagbalita sa inyong lupain na hinahati ng mga ilog. Sa inyong bayan na ang tao'y matatangkad at makikinis ang balat, bayang kinagugulatan ng lahat, makapangyarihan at mapanakop. Yan po yung interpretation po ng ilan patungkol po sa verse po na ito. Sinasabi po nila na yung mga matatangkad po na yan at makikinis ang balat, yan daw po ay mga Amerikano. Pero mga kapatid, wala pa pong kasiguraduhan dyan po sa interpretasyon po na yan. Hindi po natin masasabi mga kapatid na yan po ay talagang mga Amerikano. Kasi po mga kapatid, marami pa po mga matatangkad at makikinis po ang balat bukod po sa mga Amerikano. Ngayon po mga kapatid, bagamat wala pong nabanggit na Amerika dito po sa Bible, pero naniniwala po tayo na pagdating po ng mga huling araw, meron po siyang malaking parte na gagawin. Kumbaga meron po siya talagang gagampanan na malaking role dito po sa ating mundo, lalo na po sa bansang Israel.
Kasi po mga kapatid, alam naman po natin na ito pong bansang Amerika, napakalaki po ng tulong po nito para po sa bansang Israel. Noon pa man po, at talagang makikita po natin na talagang ito po yung isang pinakamatatag na magkakampi na bansa. Nakikita po natin yung pagtutulungan ng dalawang bansa po na ito. Napakaganda po ng partnership at relationship ng bansang Amerika at bansang Israel. Kaya po makikita po natin na isang dahilan kung bakit maunlad at pinagpala yung bansang Amerika, kasi nga po, malaki po yung naging tulong po nito sa bansang Israel. Pinagpala po ng bansang Amerika yung bansang Israel. Hanggang sa panahon po natin ngayon, mga kapatid, makikita po natin na yung bansang Amerika na doon pa rin po yung pagsuporta at pagtulong nila sa bansang Israel, lalo na po pagdating po sa mga digmaan. So kung magpapatuloy po mga kapatid, ito pong magandang relasyon ng bansang Amerika at bansang Israel, pagdating po ng tribulation, lalo na po sa mga digmaan na darating, makikita po natin mga kapatid na malaki po yung magiging role ng bansang Amerika sa pagtulong sa bansang Israel, sa bansa po na pinili po ng Diyos, sa bansa na nabanggit dito po sa Biblia. Pwede po nating sabihin na ito pong bansang Amerika, ang magiging role niya po pagdating ng mga huling araw, lalo na po sa tribulation, pwedeng siya po yung isang promotekta dito po sa bansang Israel, lalo na nga po sa mga bansang nakapaligid sa kanya, sa mga bansang gustong umaway at manira sa kanya. Ngayon po mga kapatid, sa kabila po na nakikita po natin yung magandang relasyon ng bansang Israel dito po sa bansang Amerika, pwede rin naman po mga kapatid na bandang huli yung bansang Amerika, pwede po siyang tumalikod sa ating Diyos. O kaya man po, maging kalaban din po ng Israel. So di po natin alam kung ano po yung mga pwedeng mangyari. Pagdating po ng mga huling araw, lalo na po pagdating po ng tribulation, marami po mga bansa ang tatalikod at magre-reject sa ating Diyos. At di po natin masasabi, baka mamaya pwedeng kasama po dyan yung bansang Amerika. Basahin po natin itong Revelation chapter 11 verse 18. Galit na galit ang mga bansang di kumikilala sa iyo, dahil dumating na ang panahon ng iyong puot, ang paghatol sa mga patay at pagbibigay ng gantimpala sa mga propetang lingkod mo at sa iyong mga hinirang sa lahat ng may takot sa iyo, dakila man o hamak. Panahon na upang wasakin mo ang mga nagwawasak sa daigdig. Yung tinutukoy po dito na bansang hindi kumikilala sa ating Diyos, sa panahon po natin ngayon mga kapatid, pwede na po nating isa-isahin yan. Malalaman na po natin sa panahon po natin ngayon kung sino po yung mga bansa po na yan na talagang hindi po kumikilala sa ating Panginoong Jesucristo. Ngayon po mga kapatid, yung bansang Amerika, masasabi po natin na talagang kumikilala sila sa Panginoong Jesucristo. Pero ang tanong, hanggang kailan po yun? Hindi po natin masasabi na baka pagdating po ng panahon, tumalikod po sila at hindi kilalanin yung ating Diyos. Katulad po ng ilang mga bansa na talagang tumatalikod na po sa ating Diyos. So kung tatalikod po yung bansang Amerika at hindi kikilalanin yung ating Diyos, syempre mga kapatid, sila po ay sasama sa Antikristo. Sila po ay maniniwala at sasamba sa Antikristo pagdating po ng tribulation. Kaya mga kapatid, sinasabi po ng ilan na pagdating po ng tribulation, babagsak po yung bansang Amerika kasi nga po, tatalikod po sila sa Diyos. Kaya po sinasabi po ng ilan ay tinutukoy po sa Revelation na Babylon, yun daw po yung bansang Amerika sa panahon natin ngayon. Ngayon po mga kapatid, kung hindi man po manggagaling sa bansang Amerika yung Antikristo, pwede po na ito pong bansang Amerika makisama po sila or makijoin po sila sa bansa na kung saan manggagaling talaga yung Antikristo, para po makabuo ng one world government. Ngayon po mga kapatid, masasabi po natin na posible po na mangyari po yun, na tumalikod yung bansang Amerika sa ating Diyos at sumama po sila sa Antikristo. So paano po mangyayari yun? Kasi po mga kapatid, kung magra-rapture na po at kukunin po lahat ng mga mananampalataya sa bansang Amerika, ang matitira na lamang po doon po sa bansang Amerika ay yung mga makasalanan, yung mga taong hindi talaga kumikilala sa Diyos. So since wala na po doon yung church at kinuha na nga po ng ating Panginoong Jesucristo, ang mangyayari po talaga, yung mga maiiwan na makasalanan, sila na po yung susunod at mananampalataya sa Antikristo. Kaya ang mangyayari po talaga mga kapatid, yung bansang Amerika, babagsak po yan. Kasi nga po, ang naiwan na lamang po sa bansa na yon ay yung mga taong makasalanan. So doon po ibubuhos ng Diyos yung kanyang puot pagdating po ng tribulation. Ibuhos man po ng Diyos yung puot niya doon sa bansang Amerika, wala na po doon yung mga Kristiyano. Kasi nga po, kinuha na po sa rapture. Ang mga makakaranas na lang po ng matinding kapighatian doon po sa bansang Amerika ay yung mga taong hindi kumilala sa kanya. At yung mga tao talaga na namuhay sa kasalanan. Yung mga nabanggit po na bansa sa Biblia, mapapansin nyo po, sila po ay malapit lamang po dito sa bansang Israel. O kaya man po, nakapaligid lamang po yung mga bansa po na ito sa bansang Israel. Kasi po mga kapatid, yung mga bansa po na yan, ayon po sa Biblia, meron po silang mga malaking ginampanan dito po sa bansang Israel. Pwede pong kaaway o kaya man po kakampi po nila. Makikita po natin mga kapatid na nag-focus lamang po talaga yung Bible doon po sa mga bansa na nakapaligid sa bansang Israel. Pero mga kapatid, di po nalagay sa Bible yung ibang mga bansa ay wala na po siyang gagawin pagdating po ng panahon. Nasulat man po or hindi yung isang bansa sa Bible, patuloy pa rin po na magaganap yung magandang kalooban ng Diyos sa sangkatauhan. Ang mahalaga po dito mga kapatid, bagamat hindi po nabanggit yung ibang bansa sa Bible, basta ang mahalaga po dito, yung bansa po na yun ay sumusunod at nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Sa panahon po natin ngayon mga kapatid, yung bansang Pilipinas at yung bansang Amerika, meron po tayong pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo.
at tayo po ay sumusunod sa kanyang kalooban. Kaya naniniwala po ako, mga kapatid, bagamat hindi po nabanggit yung Pilipinas o kaya man po yung bansang Amerika sa Bible, pero pagdating naman po ng rapture, marami pong mga makukuha na mananampalataya sa dalawang bansa po na ito. Kasi po, dahil sa pananampalataya natin sa Panginoong Jesucristo. So yun po yung pinakamahalaga, mga kapatid. Bagamat hindi po nasulat sa Bible yung bansa po natin, ang mahalaga na sulat naman po yung pangalan natin sa Aklat ng Buhay. At pagdating po ng panahon, tayo po ay kukunin ng ating Panginoong Jesucristo. So yun lamang po, mga kapatid, ang gusto kong bahagi sa inyo. Sana po may natutunan kayo sa ating tinalakay ngayon. Hanggang sa muli po, magkita-kita po tayo. Salamat po sa inyong panonood. Pagpalain po kayo ng Diyos. Ingat po kayo palagi.